Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Welcome po sa ating afternoon grind episode ngayong hapon. Okay, so may pinasilip sa atin na game itong si Clash Royale. In-install naman natin, nilaro natin kagabi. Actually, maganda rin yung engagement ng game. Bumababad din, nakakababad din ng oras, nakakaubos din ng oras. Maganda siya guys. Kung sa mga familiar sa larong Clash of Clan, parang ganun yung game na yan. Saka na natin pag-usapan yung gameplay, madali lang naman na yung gameplay, kayo nang bahala. Para ma-download nyo po yung Clash Royale sa Play Store guys. I-download nyo sa Play Store yung Clash Royale. And dito naman, subukan natin magsalang ng mabilis ang gameplay. Siguro hugot na lang ako ng videos dito sa YouTube. Pakita ko lang para hindi na natin i-video sa ating nasa kabilang phone ko kasi. Dito na lang natin kunin ang Clash Royale. Eh, pagitna na natin. Ayan, ganito yung itsura guys. Diba ang ganda rin? Ayan. Diba? Oh, ganyan yung itsura ng games. Mag-a-attacks ka ng mga building. Ayan, mag-a-upgrade ka. Ayan. Magdo-draw ka ng mga heroes. Ayan, tapos magpapa-level up ka ng defense mo, support, advance. Ayan, maglalagay ka ng mga buildings mo. I-upgrade mo yan. Tapos may mga ganyan. Kayo na bahalang mag-navigate. Ayan, pag-a-attacks na ho kayo. Ganyan yung itsura. Tapos isirain nyo yung tower. Ayan. Ayan, ganyan yung game. Okay, so pinahapyawan ko na ho kayo. Useless kasi na mapag-usapan natin ang gameplay kung hindi natin ma-connect ang wallet. Yan yung importante dyan. At ang Clash Royale, napansin natin na medyo madugo guys. Medyo komplikado yung wallet connections nila. Kasi although first time tayo mag-connect sa wallet na Near Wallet, inaral muna natin bago natin i-custom review na to para may reference na yung mga katropa natin. Medyo naguluhan kasi ako doon sa isang gumawa ng video. Di ko nababanggitin kung sino. Dumugo, sumakit ang ulo ko dun sa tutorial niya. Ako na lang nag-umaral ng mag-isa. Luckily, na-connect naman natin at bibigyan ko kayo ng mas simpleng approach. Masyadong komplikado yung method niya. Okay, so ganito yun. Pag na-install nyo na yung games, siyempre, poproblemahin nyo na kung paano i-out yung pera nyo dyan, yung kinita nyo sa game. Ang unang-una nyo gagawin, punta kayo sa desktop ho ninyo. Huwag nyo nang i-attempt ang mobile connections nito guys. Sigurado ako duduguin lang nyo, baka maasar lang kayo, hindi nyo i-uninstall nyo na yung game dahil mabanas kayo sa pag-connect sa wallet through mobile device. Sa desktop ko kayo pumunta. Ako nang magsasabi ho sa inyo, kung mas madugo na sa desktop, mas lalong duduguin lang nyo pag nag-attempt kayo ng connectivity ng wallet niya sa mobile. So I suggest lahat po standard na lang natin gamitin, mag-desktop na lang po tayo. Okay, tapos na tayo sa gameplay, tapos na tayo sa intro. Punta na tayo sa main topic. Punta kayo sa website na to, Clash Royale, clashroyale.com, www.clashroyale.com. Ang unang-una nyong gagawin ay i-connect ang wallet ho ninyo. Paano yon? Ganito yon. I-disconnect muna natin yung wallet natin. Ayan. So, pag nasa website na ho kayo, ayan. Fresh na fresh yan guys, kailangan i-connect yung wallet. May mga guide naman sila dito guys. Okay, let's go. Pag nasa clashroyale.com na po kayo, ang unang-una ninyong gagawin ay mag-create kayo ng Near Wallet. Ayan. Near Wallet. Step 1, create a Near Wallet account. Merong link dito guys. Access Near Wallet page, https://walletnear.org. Puntahan nyo po yan. Yan po yung next nyong gagawin. Mag-create muna kayo ng Near Wallet po ninyo. Okay, so since nakapag-create na tayo, madali lang naman makapag-create guys. Usually, para ka lang ding nag-create ng wallet mo sa MetaMask. Ito yung pinaka-importante guys, i-save ninyo yung seed phrase na 14, yung 14 words na seed phrase nyo. I-save nyo sa notepad po nyo yun. Kailangan nyo po yun later on. Okay, pag nakapag-create na po kayo ng wallet, balik po kayo rito sa Clash Royale. Ayan, ngayon, next, wag nyo munang i-connect yan guys. Wag muna kayong mag-connect. Wala muna yan. Next nyo pong gagawin, i-tap nyo po yung... Dapat nasa Google Chrome po kayo ha. Walang sa browser ng Google Chrome. Tap na po yun. Meron lahat naman yan. Sa extension guys, ayan. Pag walang icon na ganyan ang inyong Google Chrome, pwede nyo namang i-Google. Google extension. Pero usually meron yan. So mag-a-add tayo ng extension sa Google Chrome. Extension. Since na-i-add na natin si Sender Wallet, ituturo ko na lang ulit kung paano. Okay? Tap nyo lang yan. Tapos, manage extension. Tapos, ihanap nyo po ito. Hanapin nyo po ito. Sender. Dito sa search bar, itap nyo po ito. Sender wallet.
Ayan. Since meron na po sa atin, na-install na natin, hindi na natin kailangang i-remove. Yung sender wallet na yan, i-add nyo po siya sa extension ho ninyo rito. Okay? Pag na-install nyo na, na-i-add nyo na yung extension ho nyo na yan, mag-create po kayo ulit. Tap nyo po ulit yan pag meron na. Then, itong usually merong magpapakita dito, ihanap nyo na kaagad. Usually, pwedeng Ethereum yung nakalagay dyan sa wallet 1 yan. Ganito itsura nyan. Yan. Pag nakapag-create na ho kayo, ganyan ang itsura, wallet 1. So, pwede na bang mag-connect kay Clashur dyan? Hindi pa. Next nyo pong gagawin, ito. Tap nyo po yung burger menu. And then, import account. Tap nyo po yung import account. Tapos, secret recovery phrase or private key, kung private key yung ginamit niyo na pang backup dun sa wallet, dun sa near wallet. Usually, secret recovery phrase eh. Tap nyo po yung secret recovery phrase na yan. Continue. Ilagay nyo po dyan, i-paste nyo dyan yung 14 na seed phrase na kinopya nyo doon sa near wallet po ninyo. Gets nyo guys? Okay, so pag na-paste nyo na yan, magiging dalawa na yung wallet nyo rito. Hanapin nyo na siya. So pag na-import nyo na, usually magpapakita na ho dyan yung wallet to nyo. Ganito na siya, ito na siya. So i-test nyo lang din, i-check nyo lang din kung parehas yung wallet kasi ito dapat. Copy. Yung wallet 1 kasi guys, hindi yun yung wallet na ginawa nyo sa near wallet. Kadalasan nasa wallet 2 na yan. Wallet 2 yun. So, kopyahin nyo yan. Taste nyo sa browser po ninyo. I-check nyo mabuti. Ayan. Pwede na ho kayong mag-connect ng wallet. Connect wallet. Ang gamitin nyo na guys ay hindi na near wallet. Sender na. Gets nyo? Sender wallet ang gagamitin nyo na. Sender. Tapos i-allow nyo lang yan. Allow. Tapos make sure na nandito wallet 2 kasi yung wallet 1 yun yung ipapakita sa inyo na wallet address is yung wallet address ng sender wallet doon sa pag-create nyo noon ang sender wallet. Gets nyo guys? Nga pala guys, pag mag-create kayo ng sender wallet, bibigyan ulit kayo niyan ng 14 seed phrase key kasi every wallet merong seed phrase key. Hayaan nyo na yun. Itago nyo pa rin kasi magagamit nyo pa rin yun later on just in case makalimutan nyo yung access nyo sa sender wallet. Okay, pero ang pinaka-importante lang dyan guys is yung 14 seed phrase key na ginawa nyo dun sa unang wallet nyo sa near wallet. Okay, so pag nagawa nyo na yun, i-check nyo yung wallet, tap nyo yun, medyo malapit naman. Yung kanyang string number 459CBDEB. Check nyo ito guys. 459BC. Ibig sabihin, ang nakakonect na wallet natin dito is yung wallet 2. Ito yung wallet na in-import natin doon sa wallet natin doon sa near wallet. Ibig sabihin yan guys, connected na po kayo. Okay? Next nyo pong gagawin. So, nakakonect na yung wallet natin kasi disconnect wallet yung nandito. Ganun lang guys kung paano mag-connect guys ng wallet. Ngayon, ang next nyo na po na gagawin ay kopyahin nyo na po yung wallet nyo na yan. Wallet address. Copy. Yan yung ipang-connect nyo doon sa wallet ho ninyo. Gets nyo guys? Okay, punta tayo sa ano natin. Sa next na slide natin, ipapakita ko sa inyo yung pag-connect sa ano, sa game na. Ayan, nasenda natin. Okay, let's go. Kopyahin natin yung wallet na yan. Ito siya, copy. Ito yung ginawa natin na wallet doon sa desktop kanina. Ngayon, lipat tayo sa game. Okay, please na yan. Clash Row. Maganda guys ng ano. Mga graphics niya din. Nakailang oras din ako dito kagabi eh. Nag-enjoy ako. Nakakaubos din ng oras. Maganda kasi. Yung engagement ng game maganda. Later siguro mag-upload tayo ng ibang gameplay natin. Mas sa mga gameplay. Unahin na muna natin yung problema sa pagkukonek sa wallet. Ayan, ito na so far yung ano natin. Okay, level 14 gold mining reconstruction has been completed. Dami nilang pa-event ngayon guys eh. Mamaya na natin kalikutin yan. Connect muna natin yung wallet natin. Okay, my wallet. Ayan, tap natin yan. Tapos i-paste na natin dito guys yung wallet. Ayan, paste natin. Ba, matika. Paste. Okay. Warning, wallet address cannot be modified once you set it. So, i-double check nyo mabuti yan guys. Yung kinokopya nyo yung wallet doon sa desktop kailangan match doon sa nakaka-connect dito sa clash row ninyo. Confirm. That's it. Nakakonect na tayo. You don't have any heroes. Sa heroes naman guys, pagbibili tayo ng NFT hero natin. Tap natin to. Pero, pagtsagaan nyo na lang muna yung mga heroes nyo dito sa loob. Later on, unti-untihin natin i-compile yung mga
video dito tungkol kay Clashro para maging reference nyo. Isunod siguro natin yung pagbili ng NIR token sa Binance. Sa next video na natin yun. For now, ang pinag-usapan lang natin is yung pagkoconnect sa wallet. Anyway, ma-enjoy nyo na yung game kahit wala kayong NFT hero. Malalakas na yan. Pwede na kayong makapag-draw ng mga hero na legendary. Ewan ko lang kung sa NFT hero baka mas malaki ang earnings. Ewan ko lang. Pero dito sa games na to guys, kahit wala kayong NFT hero, makakapag-earn kayo ng token. Okay? NIR token. Tapos yung NIR token na yan, ipapalit nyo naman siya sa CLRT. Kasi pagbabalik tayo dito sa ating token swap, record lang ulit tayo. Sige, saka na natin pag-usapan yun guys, yung swapping. Importante sa connectivity na lang muna ng wallet guys. Alright, so that's it. Sana po nakatulong tong video natin. Pa-subscribe na lang. Pahit na lang din yung notification bell para lagi po kayong updated pagka nag-upload tayo ng mga ganitong klase ng mga reference video sa mga nilalaro natin, mga blockchain projects. Again, this is DMC Trend. Please like, share, subscribe, and comments. Thank you for watching. Magandang hapon po sa ating lahat. Time.